Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw, Yaong Hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang iyong lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuwaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, Ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay Ikaw, pagkat Ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po tayo sa buwan ng Nobyembre sa pag-alala and special prayers and offering holy masses for our faithful departed, lalong-lalo na po ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon naman po, ang mensahe ng ating butihing Panginoon na nagmamahal sa atin ay tungkol sa paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Alam po ninyo, ang mga bumbero, ipatakaran nila yan, laging handa. Sa unang alarma pa lamang, suot na agad ang kanilang mga
kagamitan, dala na lahat ng gamit, and so on. Handa sila sa anuman. Ganyan din po ang mga ambulansya, mga paramedics, at kung ano-ano pa. Lagi po silang handa sapagkat sa oras na tumawag, kinakailangan ay ready to go na sila. Hindi po yun ang panahon ng paghahanap ng gamit, paghahanap ng ganito, paghahanap ng ganon, sapagkat mahalaga po ang oras pag ganito ang nangyayari. Yan po ang tema ng ating ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkikwento ng Panginoon sa mga 10 dalaga, 5 ay may utak, ika nga, huwag naman magagalit. Ang iba ay, at yung 5 naman ay medyo walang common sense. Yung pong mga may utak, yan po ang mga dalaga sa ebanghelyo na bukod sa meron silang lampara, may baon pang dagdag na langis. Para kung maubusan sila, may reserba. Eh itong mga walang common sense, eh basta na lamang dumating, may lampara nga, pero wala namang reserba. Ang problema, hindi po alam kung kailan darating ang bridegroom. Kaya hulaan yan, hulaan. Pero playing safe po yung mga may utak, ika nga, sapagkat meron silang dalang reserba. Pero ang pinakamahalaga po ditong aral is laging handa. Anytime po, pwedeng maging last day natin. Any day po, pwedeng maging araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ay paano na lamang tayo, saan tayo pupulutin kung hindi tayo handa? Ang pagdating sa atin ng Panginoon ay nasa dalawang paraan. Una, ito ay sa ating sariling kamatayan. At ang pangalawa ay ang huling araw. Ang pareho po, hindi natin alam kung kailan. Diba, sunod-sunod ang balita. Nakasakay sa jeep, nakasakay sa motor, ilalayo ng Diyos. Ito na may nangyari na at nabalita na merong rumagarasang mga 16-wheeler, 22-wheeler na mga truck na nawawalang kuno ng preno, kaya nang-aararo ng bahay, nang-aararo ng sasakyan, at marami po ang namamatay. Wala pong nakakaalam sa mga taong kinauukulan na yun ang oras ng kanilang kamatayan. Hindi naman sila nagpaalam sa kanilang bahay, "Oy ha, alas 10 mamamatay ako kasi may mga aararong 10-wheeler o 16-wheeler o 22-wheeler. Kaya bahala na kayo sa mga aso, ang pusa, pakakainin ha. Kasi ako mamamatay na mamayang alas 10, 10:02 ang dating ng 16 or 22-wheeler. Wala pong nakakaalam niyan. Kaya ang mahalaga po, laging handa tayo. Paano po yung paghahanda? Yung malinis na buhay, pagbabalik loob sa Panginoon, isang buhay na malapit sa Kanya, may relationship tayo of love with God who loves us so much. At may pitak sa ating puso ang mga kapatid na hikahos, hirap, at mga dukha. Yun, mga kapatid. Hindi natin alam. Lagi kong sinasabi, ito nga si Steve Jobs na inventor ng Apple products, iPhone, mga Mac computers, iPad, at lahat na. Sa kabila ng kanyang bilyones, hindi niya nadagdagan kahit isang segundo ang kanyang buhay. Kaya nga, ang pinakamahalaga ay ang Panginoong Diyos, ang sentro ng ating buhay. At paghahandaan natin ang buhay sa kabila, sapagkat sabi ko nga, ang lahat naman ay mamamatay. Sasabi ko sa, maniwala ka dyan. Eh bakit tayo may sementeryo? Ano yun? Pasyalan? Oo. Bakit tayo mga punerarya? Ba't may mga gumagawa ng kabaong? Ba't may mga embalsamador? Para ano yan? Oo, ayun. Kaya lahat tayo may oras. Kaya nga, ang napakaganda, laging handa. Di ba yun ang mga motto ng mga Boy Scouts, Girl Scouts? Laging handa. Always ready. Be prepared. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Hanapin natin siya hanggang siya ay magtatagpuan pa. Sapagkat dito sa
lugar na ito ng ating buhay, yan ang panahon upang hanapin makipagkasundo sa Panginoon. Pag oras ng kamatayan, time na. Wala na pong replay. Andyan na tayo. Paghuhukom na. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal, kaawaan nawa tayo, at bigyan tayo ng liwanag ng Espiritu Santo na maliwanagan at asikasuhin ang ating buhay, nang ating buhay ay maging paghahanda sa ating pagharap sa paghuhukom ng ating Panginoon. Muli, sabayan ninyo ako silently sa prayer of Saint Gertrude for the holy souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son Jesus in union with the masses offered throughout the world today for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families, in Jesus' name, Amen. Makikita po natin yung prayer na yan sa internet, sa Google, Prayer of Saint Gertrude for the Souls in Purgatory. God bless everyone. You is my love, you know.